So yun, bali nalagay na po natin yung mga tornilyo. Ayan, nakatornilyo na lahat. Tatlo. Good morning, mga kasama. Yung mga tools, no? Yeah. Si Gilberto. Pangalawang gabi na po niyang nag-overnight dito. Bali, lalagay nga po natin itong pintuan. Tama. Sakto lang po yung pagkaka-finish natin sa pintuan, halos one part nga lang po yung siwang. Kaya na natin lagyan ng grout o kaya cemento kaya. O, di po tayo masyadong mahihirapan, sa taas lang tayo, medyo maano kasi maigli itong pintuan. Alam ko kung standard po itong taas nito. Pero magagawa na po natin ang paraan yung taas. Sintahan ko na lang po ulit. Siguro kalahating hollow blocks. Ayan, bali. Pumilya lang po natin dito. Ayan dyan. Kinagtasan ko na rin po yung platada para pagka in-skim coat natin, matatakpan itong pinaka bracket niya. Manipis lang naman po yung bracket niya. Wala pa. Ah. Wala pa. Oh, nilagay ko na. Tutornilyo lang 'yan. Taas lang medyo. Siguro mag-asinta tayo dito, bet. Sintahan na lang natin para mas matibay. Kumbaga, semento yung kakakawak dito sa taas. Tsaka dito sa side na to. Nakasulok. Sementohan natin. Pagigan eh. Ay, pagigan eh. Wala baba. Meron naman siyang bracket eh. Sa baba meron siyang bracket. Tapos, sa taas, semento yung pipigil sa kanya. Sa pinaka-header. O, kumusta yung pagtulog dito, Bert? Malamok? Malamok, talagang malamok dito. Diba may dalawang kulambo? Na? Diba nilagay? Nilagay ko, pumapasok na sa loob. Dapat, ang ginawa mo, pinapasok mo na sila ang pinapasok sa kulambo, tsaka ka lumabas. Ganun yung discarte ito. Diba pumapasok sila sa ano, pumapasok sila sa kulambo? Oh. Papasokin mo lahat tsaka ka lumabas. Nakakulong sila nun. Iyahat mo sa loob. Yun o. Tornilyo lang kailangan. Kaya... kailangan meron tayong tornilyo. So, meron niya. Oh, let's go! Tornilyo na natin ito. Diba? Kasi ganito.
Kabilaan. Gugupitin na lang po natin tapos i-skim coat ulit natin para matapo, para matakpad po itong ano, itong bracket niya. Ting-ting. Pwede rin po yung ting-ting o kaya kahoy ng payat o kaya palito ng posporo. Yun, bali nalagay na po natin yung mga tornilyo. Ayan, nakatornilyo na lahat. Tatlo. Check. Dito, nakatornilyo na rin po. Ayan. Baba. Yung tornilyo po niya nasa loob. Tinupi ko lang yung sobra. Kaya hindi kita yung tornilyo. Patakpan din po natin ang halo yan. Dito po yung tornilyo niya, tapos tinupi ko yung sobrang bracket, kaya hindi kita yung tornilyo. Dito matatag na. Tapos, dito tayo dito ng header. Gawa po tayo ng bagong header, ayan. Sibilin lang natin itong... Labilado naman. So, syempre lalagyan po natin ito ng bakal dito para hindi po mapwersa yung hamba. Kasi manipis lang po ito. Aluminum lang po na manipis. Kailangan po mayroong bakal dito. Tapos, eto, tatamunin ko po ito ng black screw para kumapit yung hamba sa halo.
Oh, yun po yung paraan na alam ko para tumibay itong amba. Pero dito, matibay na po siya. Dito, isa lang po kasi yung tornilyo dito. Dito, di hindi ko na nilagyan ang tornilyo. Kasi mahirap pong butasan yung tiles. O, yung taas na lang po yung magdadala niyan sa kahit pong kabila. Sa Gilbert, sa Salandra na. Dasal lang po natin yung ano, yung paglalagyan ng bakal. Kakat po tayo ng halog na. Yun, nalagyan na po natin ang bakal sa taas. Yun. 10mm. Yun, nakasintahan na po natin. May tatlo kadaan po natin yun. Nailagay na po natin. Ayan, wala na po siwang. Nalagyan na po namin ng grout. Ang lakas na naman ang ulan. Yung uling bed, di namatay. Ay, hindi, buhay pa rin eh, no? Tiba yung uling ni Gilbert, ha? Di na mamatay kahit malakas ang ulan.
Yung tiles na lang dito sa ilalim, yung din natin na ilalagay, bet. Yung tiles dito, parang matulog. Tapos bukas, i-steel photo po yung taas para kumanta yung kulay niya. Saka itong gilid. Siyempre itong header, di rin po natin pwedeng tanggalin to. Mga sa makalawa siguro, pwede na yan. Kasi nagpapatibay din po yan hanggang nagpapatigas yung ano, yung cemento. Tumigil din po yung ulan. Tumigil na rin. Nasaan ba si Gilbert? Malis yata. Magali. Oh, may kulang pa po pala. Yung dito. Yung tiles po na ganun kalapad. Sinlapad nitong hamba para harang sa tubig. Yung sukat na po. Sa labas na po tayo mag-grinder para hindi malikabok. Nakapag-cut na po tayo ng tiles sa inyo. Tapos yung isa ito. Kahalo na si Gilbert ng puro. Copy mo na po tayo. Extract ng kape. Nakatibay din po yan kasi siya yung hahawak dito sa hamba sa ilalim. Sa taas po kasi yan. Atibay na yan dahil nakasintada po tsaka nakaplatada. Parang may suporta po itong mga tornilyo.
So yun, tapos na rin po yung ano yung nilagay natin na yun. Dagdag tibay rin po yan, samba. Kumbaga nakaipit po siya. Bukas, skim coat ko na lang po itong inasinta natin. Natakpan na po ni Gilbert yung ano, yung sabi ko sa'yo, hindi pa luto yan eh. Huwag mo nang tatakpan, hindi pa luto. Bukas mo nang takpan. Kahoy pa yan. Kahoy pa yan. Yan, buksan mo dyan para dyan pumunta yung apoy. Uy! Madulas ah. Kahoy pa yan. Hindi ito uling na to, ito. Hindi uling to, abo. Kahoy pa yan. Pero dito may uling na yan. Ito, ito bumaba na to. Hindi uling to, abo. Dalawang bagay lang naman yan eh. Pag naging abo yan, ibig sabihin, palpak. Kahoy yan. Ah, ba't ginawang mo? Si kahoy na kahoy. Ito si singawa mo ito? Dalawang sako lang yata yung makukuha mo dyan. Kaya kahit dalawang sako dyan. Napalpak yung uling, no? At yan po sa ulan, eh. Inulan na kahapon, inulan pa ngayon. Pwede mo nakukuha naman dyan. Ang kukuha naman ka dyan, pang ihaw. Maglitsyon tayo manok. Maglitsyon tayo manok. Hindi ka na matutulog dyan. Oo nga. Nainan na iuso ka niya. Pakawin na po tayo mga kasama. Bet, sakay mo na dito yan.